yun, mga kapatid, and welcome to the Big Dome Smart Araneta Coliseum para sa Game 2 ng Rain or Shine, Las Painters versus the Alaska Aces. Yung Game 1 po, nanalo yung Rain or Shine 105-97 against the Aces with Paul Lee naka 20 points on 405 from the 3-point line. So kanina kinausap namin yung mga players ng Alaska. Anong klaseng adjustments pa ang kailangan nilang gawin para matablang ating serye? Sa kabila naman sa Rain or Shine, kinausap namin sila para malaman ano bang kailangan nila ituloy para dire-diretso ang kanilang panalo. So panoorin niyo po ito, panoorin natin yung gagawin ng Rain or Shine tsaka ng Alaska. Una sa lahat, congratulations sa Game 1, coming back to the finals and scoring 20 points right away. Ramdam mo naman ngayon na talaga 100% nakabalik ka na sa dating prime mo na po di talaga? Naramdaman ko naman na alam, nag-improve eh. Every day nag-improve ako. Siyempre yung kumpiyansa ko rin sa sarili ko. And then, medyo maganda rin yung pakiramdam ko. Ito naman heading into Game 2 against Alaska. Alam natin yung Alaska, hindi naman sila magpapadehado. Gagawin nila lahat para makabawi, no? Meron din ba kayo mga adjustments na hinahanda or in-expect from Alaska? In terms of like yung maybe yung paghugot nila ng ibang players or maybe yung paano sila tatakbo ng depensa versus ikaw especially? Nag-adjust din kami, no? Kahit paano. Kasi marami din silang open shots na nakuha, lalo na yung import nila. So, kailangan bantayan namin maybe yun. Masyado kasing komportable ng game mo niya. So, yun yung mga adjustment. And then, kailangan lang namin maging ready lahat. Huling championship ninyo 2012, and alam, ilang beses na natin ang pag-usapan nga na parang talagang gutom na gutom kayo, no? Winning this championship, winning this game too, how important is it para makuha nyo na dire-diretso itong serie na to? Big advantage yun. Mag 2-0 ka sa series, sobrang confidence booster yun. Sobrang laki ng advantage mo. Kasi magkamali ka man, you still have the advantage. RJ, after yung game 1 na talo sa Rain or Shine, kumusta yung atmosphere sa locker room afterwards? Ano ba kayo? Parang kalmado lang kayo, calm pa rin? Or parang may sense of urgency na kailangan nyo makuha itong game 2? Calm pa rin naman. Siyempre, game 1 lang naman yun. One game lang eh. So, kahit kami siguro nanalo, ganun din ang mangyayari. Kasi they need 4 games. We need 4 games to win. Pero siyempre, meron pa rin mga... Diba, mga down moments kasi parang we gave the game away eh. So parang sa part namin yung mga mali talaga. Ping, first question, 107 to 95 natapos yung laro, no? Against Rain or Shine. Yung defense na usually inaasahan sa ng mga Alaska fans, parang I think nagkulang kasi nag 100 points yung Rain or Shine. Kayo din ba nagulat kayo na parang ang daming nagawang puntos ng Rain or Shine sa game 1? Hindi na bago sa amin yun kasi sa viewing namin, nakikita namin yung Rain or Shine, kahit nakaka-execute kami, ang bilis ng bola sa kanila, execute agad sila sa kabila. So, ayun yung pinag-aralan namin ngayon kung paano mahinto yun, yung transition offense nila. So yan ang po kapatid ng mga kwento ng mga Alaska Aces nila RJ Azul tsaka si Ping Eximiniano pati na rin si Rain or Shine, Bo Belga tsaka si Paul Lee. In a few hours po, nakikita nyo, nagwa-warm up na yung Rain or Shine tsaka Alaska. Magsisimula na yung Game 2. Kanino po kayo kakampi? Dito sa Liga ng Mga Bida. Ito po si Chuck Araneta reporting from the Smart Araneta Coliseum.